Na ang Pasko at ang bagong taon. Nakakalungkot. Isang taon na naman ang bubunay natin bago magpasko. Sana nga, araw-araw, Pasko na lang. Chong, huwag naman. Di na mulugi tayo sa kakabili ng mga pangregalo. Tsaka, hindi na magiging special occasion yun kasi araw-araw na. Guys, you don't have to feel sad kahit tapos na ang Christmas holiday! Dapat nga maging happy and excited tayo this year, 2008, dahil I'm sure magiging maganda ang ating taon! Paano ka naman nakakasiguro nun? Eh, bungad pa nga lang ng taon, puro problema na kagad. Nalalampasan naman nating lahat, di ba? Come on, cheer up! Remember, you have to accentuate the positive and eliminate the negative. Sabagay, tama ang honey ko. Maswerte nga ang bagong taon. Alam niyo ba guys, tumawag ang agent ko kagabi. At ang sabi niya, feeling daw niya magbo-boom ang modeling karon ko. May mga naka-line up na nga ako ng mga projects ha. At take note, out of the country. Ay, isa? Isaan yun? Sa Malaysia at sa Bangkok pa lang mga naka-line up. Sarap naman. Ay, siya. Sama naman ako, kahit alalay mo lang. Hindi ko pwede. Pero may pasalubo kayo sa akin. Okay, okay. Hoy, Coffee, ba't ganyan ang itsura mo? Don't tell me hindi ka happy. Super happy nga ako eh. Super duper mega happy. Buti ka pa, masaya. May problema kasi ako eh. Eh, kailan ka ba hindi nawala ng problema? Teka, ano ba yun? Ngayon lang, may naisip ako. Sige, ikwento mo sa amin yung problema mo. Kaya lang, ibahin mo yung tono. Kailangan na yung tono mo ay masaya. Na para bang nagjo-joke ka. Para naman hindi masama yung dating ng problema mo sa amin at hindi kami malungkot. Nakuha mo ba? Ganito kasi yun. Yung tatay ko, na-demote sa trabaho niya. Na-assign kasi siya sa Canada. Yung gusto niyo mangyari, sumama kami sa kanya. Yung kagandahan pa nito, ibibenta niya yung bahay, pati yung lupa namin dito sa Pilipinas. Kaya wala na kami matitiran. At saka hindi pa rin nagtatapos yan. Kasi ngayong katapusan ng January, doon kami aalis. So, hindi na tayo magkikita. Hindi na tayo magsasama. Pero, di ba? Ang saya-saya talaga. Alam mo, sobrang saya ko talaga eh. Makarating na ako ng Canada. Maganda kaya dun? Sad ako para kay Summer. Nakaka-relate kasi ako sa kanya eh. Isipin ko pa nga lang na mapapahiwalay sa akin si Mix. Nasa-sad na ako. Although, I'm happy for him. Siyempre, makakabuti yun sa career niya, diba? Pero, mamimiss ko siya pag wala na siya dito. Pero may kasabihan nga, diba, na absence makes the heart go fonder. Pero may kasabihan din na absence makes the heart look for another. Uy, guys, ano sa tingin niyo? Love na love kita. Mas love kita. Bakit ang dalawa? Kanina pa ako nagsasalita dito. Daldal ako ng daldal, tapos hindi kayo nakikinig. Eh, ano ba sa tingin yung gagawin ko? Si Mix ba, papayagan ko na ba siyang ituloy yung career niya o sabihin ko sa kanya na wag na lang? Susuportahan ko ba siya? Ano?
Oh, sorry, Buboy. May naligaw bang rugby sa pagitan nyo at hindi na kayo naghihiwalay? Aba, napapansin ko, palagi na lang kayong magkasama. Baka napapabayaan nyo na yung pag-aaral nyo niyan. Ikaw, sorry, hindi na kita nakikita nagre-review. Kasi palagi kang nakabuntot dito kay Buboy. Ang babata nyo pa, ha? Baka mamaya ako saan mauwi ang pagiging sobrang close nyo. Paano na tayo, mahal, pag umalis ka na? Hindi ko nga alam eh. Alam mo, sabi sa horoscope ko, dapat daw tanggapin ko yung mga pagbabago na mangyayari sa buhay ko. Pero alam mo, sa kauna-una ang pagkakataon, ayokong sundin yung horoscope ko. Eh, pag hindi ka naman sumama sa kanila, yung pamilya mo naman ang mamimiss mo. Yun nga eh. Hindi ko alam kung sino pipiliin ko. Yung pamilya ko. O yung puso ko. Hey, naku, alam na ng buong barkada ang iyong dilema at nandito kaming lahat para pasayahin ka! May sorpresa kami para sa'yo at siguradong matutuwa ka. Ano yun? Boys! Tara! Ako at ang bolang kristal! Okay, simulan mo na. Hulaan mo na kami. Ay, talaga? Kasama ka? Siyempre, gusto kong malaman kung sino yung future wife ko. Saka mali mo, maging artista ako, sumikat ako, yumaman ako. Hindi ba? Oo. Okay, sige. Isisingit kita. Titignan ko yung schedule ko. Alright? I need to concentrate. Bolang kristal. Bolang kristal. Ipakita mo sa amin ang aming future. Magsasama-sama pa ba kami? Ay! Ayan! Nakikita ko na! Ay! Nakikita ko na! Pa! Ah, papa, wake up na! Papa, wake up na! Pa, atin mo pa kami sa school, di ba? Malilate na kami! Pa! 5 minutes. Oy, Buboy! Ano 5 minutes? Kanina ka pa dapat bumangon. Anong oras na, oh? Ako na nga nagpaligot at pakain sa mga bata. Ano gusto mo? Ako pa rin mag-aatid sa kanila sa eskwelahan? Aba, sinusuwerte ka naman yata! At saka palagi ka nalang late sa trabaho mo, baka masasante ka na naman yan. Bumangon ka na nga! Ito na po. Hindi nga pala ng telepon at saka nung kuryente dumating na. Aka na yung perang pambayad. Baka mamaya maputulan na naman tayo. Ah. Sorry. Sorry, anong nangyayari? Ano ko? Isko pa anak mo yata ako? Mami! Mom! Dahan-dahan. Bili ng doktor. Huwag ka masyadong nagpapagod. Nasa-stress yung bata. Kaya biglang sumakit ang tiyan mo. Para naman hindi ako may stress. Eh ako lang trabaho ng trabaho dito sa bahay. Wala tayong katulong. Tapos iniintindi ko pa yung pagbabudget din sa sweldo mo. Buboy, siguro dapat humanap ka na ng ibang trabaho. Hindi na sapat yung mga kinikita mo dito sa bahay. Yeah, mo. Maghahanap ako sa classified ads. Hindi pa tayo nakakapag-ipon para sa panganganak mo. Ay, buhay talaga. Siguro kung nakatapos ko ng pag-aaral, di sana may maganda na akong trabaho. Si Eleanor, yung classmate ko, balita ko kumikita daw yun ng 50,000 a month. Eh, mas matalino pa ako dun eh. Sinisisi mo ba ako sa naging buhay mo? Nabuntis ka.
Buti nga at pinakasalan kita. So utang na loob ko pa pala sa'yo na pinakasalan mo ako, ganon? Hoy, Bubu, hindi kita pinilit. Sabi ko nga sa'yo, wag na lang, pero ikaw itong naulit, ah. Hello? Ano ba yan? Nag-aaway na naman ba kayo? Pwede ba tama na? Hindi ba gandang naririnig kayo ng mga batang nagtatalo? Pumasok naman na ang mga bata. Wala na sila dito. Eh, ang nasa tiyan ni Sari, hindi ba bata yan? Kahit nasa tiyan pa yan ni Sari, naririnig pa rin kayo niya nagtatalo. Oo nga, tama si Coffee. Saka, naririnig kayo ng mga kapitbahay, nakakaya. Kasi si Buboy eh, palaging pinag-iinit ang ulo ko. Ano? Ikaw nga ang nag-umpisa. Stop it! Okay? It's a beautiful day. Let's not ruin it. Tama si Coffee. The sun is shiny. The birds are chirping. Kasundo magkasundo talaga kayo, no? Parang hindi kayo maghihiwalay. Kung anong sasabihin ni Coffee, sasangayunan mo naman. Bagay na bagay kayo sa city, ha? Kailan ba kayo magpapakasal? Ano? Si Coffee magiging future girlfriend ko? Eh, bakit hindi kami nagkatuluyan ni Mix? Inagaw mo sa akin si Coffee. Akala ko ba wala ka ng feelings para sa kanya? Akala ko ba ako yung mahal mo? Ha? Hindi mo ata ako mahal eh! Siyempre, ikaw naman yung mahal ko. Huwag ka maniniwala dyan sa mga hula na yan. Fake yan. Teka. Madamdamin, hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral ko. Oh, tsaka tatlong agad ang anak namin ni Sari. Kalukuhan yan. Hay! Ayoko na! Aalis na ako! Ayaw na ayaw ko sa lahat yung kinu-question ng aking credibility bilang manguhula! Kasi naman kayo eh, yung problema sa inyo, gusto nyo magpahula nung nahulaan yung future nyo. Nagagalit kayo. Ano ba kayo? I'm hurt! Madam, sorry na. Alam mo kasi nakakagulat naman yung mga sinabi mo eh. Pero sige, tuloy mo na yung paghula mo. Sige na! Ayoko na! Nasira ng presentation ko! Ayoko na! Madaling na! Promise, hindi na kami mag-iisip negatively. Alam mo, kalimutan mo na sila. Ako na lang hula mo. Naku, isa ka pa! Hindi, sige na! Oh, ito na! Ito na! Ano talaga mangyayari sa akin? Shhh! I need to concentrate. Okay. Bonang Kristal! Ipakita mo uli sa amin ang aming future. Magtatagal pa ba kami? Magsasama-sama pa ba kami? Show us! Oh, uwi kayo agad, ha? Remember, may curfew tayo dito. Sige. Sige. Mix. Coffee, kasama ko. Sigurado matutuwa ka. Sandali. Winona? Sister Winona. Sana akong madre ngayon, Coffee. Oh my gosh! Alam mo, nabalitaan ko nga eh. Eh, akala ko naman chismis lang. Eh, kamusta ka naman? Mabuti naman napadaan ka dito. May outreach program kami malapit sa area. Siguro itinadhana na talaga ng Diyos na makasalubo ka si Atong. Oh, kumusta ka naman? Hindi tayo nagkita nung kasal nila Buboy at Sari. Yun, may dalawa na silang anak, tas buntis pa si Sari. Children are God's blessings. Praise the Lord. E sina Mix at Summer? Yun, sikat ng modelo. Huling usap namin, nasa Paris daw siya eh. Wala na akong balita kay Summer eh. Oo nga pala, ako na nagpapatakbo ng dorm ngayon. Binili na sa akin ni Auntie. Talaga? Bakit naman? Nasaan si Miss Marines? Okay naman siya? Okay na, okay. I'm home! Ito na pala si Auntie. I'm home! Auntie, nakaalala mo ba si Winona? Yung dating boarder? Miss Marines?
don't call me Miss Malinis. I am now Cleany, and this is my boyfriend, Brandon. Say hi. Hi. Babe, hurry up. My friends are waiting for us at the club. Okay, okay. I will just... Aalis na naman kayo? Oo naman. Ano ka ba? Aga-aga pa, no? Ang dahil pang pwedeng gawin. Siya, marami pa kaming parting pupuntahan. Okay, wait first, babe. Okay, I'll be back. I'll be back, girls. Ay, sister, boy. Kuya. Salamat, Tato, ma. Ayahan mo. Pag nakaluwag-luwag ako, mababayaran kita sa mga utang ko sa'yo. Huwag na. Tunong ko na rin sa mga pamangkin ko. Salamat talaga, Tol. Kung hindi sa tulong niya sa akin ni Migs, hindi ko na alam kung paano mabubuhay ng maayos ang pamilya ko. Kamusta na nga pala si Migs? Hindi ba kayo nakakapag-usap? Alam mo naman yung sitwasyon namin. Simula nung naging kami ni Coffee, iniiwasan na niya ako. Nag-i-email ako sa kanya, pero hindi siya sumasagot. Nasang basa na nga pala siya ngayon? Sa Paris. Tiba-tiba nga ngayon si Loco eh. Kakaingit. Walang responsibilidad. Sarili niya lang ang pinoproblema niya. Hindi katulad ko. Bakit, kuya? Hindi ka ba masaya sa buhay mo? Mahal ko naman ang pamilya ko. Pero nagsisisi ako at maaga ko nakapag-asawa. May babalik ko lang ang panahon. Hello? Winter. Hindi eh. Hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang harapin. 10 taon kasi ako nawala eh. Hindi ko alam kung magiging masaya ba siya kapag nakita niya ako. Pero, bahala na. Ah, sige. Bye-bye. Ay. Basahin ko na nga lang muna yung horoscope ko. Gemini, manunumbalik ang naudlot na pag-iibigan? Talaga? May boyfriend ka na, Milo? Oo nga. Bakit ayaw niyo maniwala? Hindi naman sa ganun, pero para kasing walang nagbago. Tumanda ka lang ng konti, pero may pagka-masculine pa rin yung kilos mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, mukha ka pa rin lalaki. Maganda ka pa rin naman eh. Plastic. Ano mag-alala darating ngayon? Milo? Ayun na. Ayun na. Exciting naman. Milo? Hello. Hello. So, kamusta naman yung chikahan portion mo with your friends? Rafi? Ikaw? Ikaw boyfriend ni Milo? Oo. Gusto sana kita i-surprise ka, so... Ew. Surprise. Si Coffee, si Winona. Si Rafi, shota ko. In fairness ah, magaganda pala mga friendship mo, sweetie. Ano? Bagay ba kami ni Rafi?
naman. Alam nyo, isa siyang event coordinator. Ipapatulong ako sa kanya para dun sa school reunion natin. School reunion? Bakit may ganun pa? Naku, hindi ako attend dyan. Uy, bakit naman hindi? Ba't naman ako a-attend? Para makita ng lahat kung gaano ako kalosyang? Para pagtawanan nila ako at pag-usapan? Nung nag-aaral pa lang tayo, palagi nilang sinasabi na ako'y magkakaroon ng successful career. Pero ano nangyari? Imbis na computer at dokumento ang nasa harap ko, gatas, lampin! Girl, ano namang masama doon? Remember, ang nanay ang ilaw ng tahanan. Oo nga pala. Naalala ko, kailangan ko palang bayaran ng ilaw namin kundi makuputulan na kami ng kuryente. Wala namang masama to be a full-time mom. Very noble nga yun eh. Pero kung ayaw mo magkaroon ng reunion, edi dapat yung magbabarkada na lang magsama-sama, di ba? Tama ba narinig ko? Magkakaroon ng reunion ng barkada? Sakto palang uwi mo. Mix! Mix, kamusta ka na? Sikat na sikat ka na! Uy, sino naman tong papang ite? Si Mix. So, kamusta ka na? Eto, teacher na ako ngayon. And dorm mistress. Nabalitaan ko nga. Congrats nga pala. Ikaw nga dapat ang i-congratulate ko eh. Sikat na sikat ka na. Alam mo ba, crush ko ng mga estudyante kong babae. At hindi lang sila. Sino pa? Pati yung mga co-teachers ko. Alam mo, hindi nga sila makapaniwala na naging girlfriend mo ko, na nagkagusto ka sa akin. Ano naman nakakapagtaka doon? Matalino ka. Mabait. Maganda. Wala ka pa rin pinagbabago, Coffee. Ganda-ganda mo pa rin. Anong magagawa ko? Eh sa hanggang yan lang talaga ang kaya ko. Kung alam ko lang na ganitong klaseng buhay ang bibigay mo sa akin, sana hindi na ako nagpakasal sa'yo! Ikaw lang ba ang nagsisisi? Sa tingin mo masaya pa ako? Sorry, hindi lang ikaw ang nagdurusa. Sawang-sawa na ako! Ah, ganun! Kung sawang-sawa ka na at hindi ka na masaya, di wala ng dahilan para pagpatuloy natin to. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo! Sari! Sari! Ano? Nagkahiwalay kami ni Sari? Ba't ka nagkapaghiwalay sa akin? Ano ka ba? Hindi ka ba nakikinig kay Madam Damin? Kukuha ko na nakapaghiwalay sa akin. Diba? Teka. Madam Damin, nagkabalikan nga ba talaga kami ni Summer? Nagkabalikan ba kami o hindi na talaga niya ako mahal? Mahal mo pa ba ako? Siyempre naman, mahal kita. Ano, Madam Damin, nagkabalikan ba kami? Yes. Yes? Yes, nagkahiwalay kami ni Sari? Oh, yes na nagkabalikan kami ni Atom. Well, parehong yes. Walang niya, kahiniwalay mo talaga ako? Kapal yung mukha mo. Madam Damin, kung nagkabalikan si Summer at si Atom, kami ni Coffee magkakabalikan din. Siguro naman, no. I'm sure, mahal pa kita sa future. Ang tanong, ikaw ba, mahal mo pa ako sa panahong yun? Ano ba, madam? Ano ba talaga mangyayari? Ay, ako! Ang aastat niyo naman! Ay, magsisisi na ako at naisip ko pa na hulaan kayo. Ay. Tama yun, ako na lang hulaan mo. Saka pa! Oh, well. Sige. Ganito yun. Sa buhay ko, Migs. Nakala ko noon, pag naging asawa ko na si Sari, magiging masaya ang buhay ko. Di mahalaga kung
mayaman man kami o mahirap, ang importante, mahal namin ang isa't isa. Pero hindi pala sapat ang pag-ibig lang. At least ikaw ay pinaglaban at pinili mo ang puso mo. Hindi tulad ko. Inuna ko ang karir ko. Inisip ko na makakapaghintay yung pag-ibig. Kaya eto ako ngayon. Marami nga akong pera. But I still feel empty. Pakiramdam ko, wala lang sa isa yung mga pinaggagawa ko. Mahal mo pa rin siya, no? May iba na siyang boyfriend. Kapatid ko pa. Yun ang mahirap. But as they say, all is fair in love and war. Ba't hindi mo kausapin si Coffee? Sabi mo lang sa kanya tunay mong nararamdaman. Wala namang mawawala dun, hindi ba? 10 taon ang nakalipas. Hindi pa ba huli ang lahat? Pwede. Pwede rin hindi. Ayoko nga ako sa'yo. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Coffee. Sorry. Ayaw ko saktan ka, pero hindi ko talaga kaya magpakasal sa'yo eh. Si Summer pa rin talaga yung mahal ko eh. Tawarin mo ako ah. Ato, hindi mo naman kailangang humingi ng tawad eh. Remember, love means never having to say you're sorry. Ato, naiintindihan ko. And sa tingin ko, talagang bagay na friends lang tayo. Hindi ka galit? Of course not! Masaya pa ako sa inyo ni Summer eh. Alam mo, Coffee, yung bait mo talaga. Kaya lang, Coffee, huwag ka rin man masyadong mabait. Kasi nga, di ba may kasabihan, yung mga taong sobrang mabait, kinukuha agad ni Lord. Sana makita mo na yung lalaking tunay na magmamahal sa'yo. Salamat sa pag-unawa. Anyway, I have to go kasi dadaan pa ako sa school. Usha, iwan ko na kayo ah. Sige. Ingat. Heaven. Hindi naman sa nagmamayabang ako, ah, pero I'm just telling the truth. Diba? Nice naman akong person. Remember, honesty is the best policy. Ano, madamdamin? Sagutin mo yung tanong namin. Mamamatay bang mahal ko? Oo nga. Well, hindi naman siya mamamatay. Hindi naman paling. Pero, mapipilayan siya. Pero, maooperahan siya at makakalakad siyang muli.
Akala ko pa naman mawawala ka sa akin umaga. Pero Migs, huwag ka masyadong kampante. Kasi hindi rin kayo magkakatuluyan ni Coffee. Huh? Bakit? Why, oh, why? Kasi magigilty masyado si Migs sa nangyari sa'yo. At sisisihin niya yung sarili niya at magpapakalayo-layo siya. Tapos ikaw, liligawan ka nung doktor mo. At dahil nasaktan ka masyado sa ginawa ni Migs sa'yo, sasagutin mo siya at sa kanya ka magpapakasal. Pinagpalit mo ako sa doktor? Hello? Iniwan mo kaya ako? Akala ko pa naman ikaw na yung makakasama ko habang buhay. Yun pala. Alam mo, Coffee, huwag ka masyadong malungkot. Hula lang naman yan eh. Ano ba si English yun? Ano ba? Guess? Ayun. Ibig sabihin lang nun, hindi naman lahat na sinasabi ni Madam Damin magkakatotoo. Pwedeng hindi, okay? Ganun ba yun? Yes, correct. Kami mga manghuhula, binabasa lang namin yung nakikita namin sa future nyo. Parang babala lang sa inyo. Pero may iba pa rin ang future nyo, depende sa mga desisyon na gagawin nyo ngayon. It's all in your hands. So, Madam, anong dapat namin gawin para mabago yung future namin? Kung pasok na naman ang goreng malaki ka, kayo na makatayin! Ano siya nariya? Kayo na ba nakatunga ka na yung anak mo? Wala ka nang ginawa kundi maglaseng! Nakatungbol ka na naman sa konto! Ikaw talaga! Naku! O, saka na naman pupunta mo! Malaki nila pala! Sorry. Sige, mauna ka na. Tungkol din sa future natin, hindi naman sa hindi ako masaya na ikaw yung... I understand, sorry. Yun nga din ang inisip ko kanina pa lang eh. Sorry, I love you. And I want nothing more than to be with you for all times. Pero kung magiging miserable man tayo in the end, siguro nga masyado tayong nagseryoso dun sa relasyon natin. Oo nga, aminin ko. Napabayaan ko talaga yung studies ko. Ako din. Hinahinay muna tayo. I-prioritize natin ang pag-aaral natin. At kapag nakapagtapos na tayo, tapos nagkaroon tayo ng magandang trabaho, ayun na yung tamang time para magseryoso tayo. I love you. Oops. Ano kaya gawa mo? Di ba may usapan na tayo na hinahinay mo na? Uuwi mo naman. Para kiss lang. Hoy. Inamayin ko kaya sa'yo yung tatlong babies natin in the future. Oo nga, no. Holding hands na lang. I love you. Love you. Parang tahimik mo. Nakapag-isip na ako, Mahal. Pahirap para sa akin to. Pero alam ko ito yung tama eh. Sumama ka na lang sa pamilya mo. Magkakahiwalay tayo? Ganun lang yun? Yun yung gusto mo? Hindi. Siyempre, hindi yun yung gusto ko. Wala na tayong magagawa eh. Kailangan ka ng pamilya mo. Eh, tayo? Paano tayo? Narinig mo naman yung hula ni Madam Damin, di ba?
Kahit anong mangyari, hindi na magbabago yung tadhanan natin. Para pa rin tayo sa isa't isa. Mahal na mahal kita. Babalikan kita, ha? Promise. Bakit naman nagkakaiyakan dito? Kayo nga may pinakamagandang hula, eh. Dapat happy kayo, di ba? Tapos kayo pa'y may magandang ending. Honey, tayo din magkakaroon ng happy ending. May babalita ako sa inyo. Nakausap ko yung agent ko. At ang sabi ko, ititigil ko na ang pagiging modelo ko. Ha? Bakit? Sayang naman. Paangat na yung career mo. Di ba nga may kasabihan? Opportunity only knocks once. Baka... Dahil mas importante ka sa akin. And I don't want to lose you. Aanhin ko pa ang future kung hindi kita kasama. Coffee, ikaw ang buhay ko. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Remember, true friends are like stars. You don't see them, but you know that they are there. Alam mo, Summer, mamimiss kita. Lalo na yung pagiging nega mo. At saka, kung gusto mong magpahula, mag-log on ka lang sa www.beautyliciousmadamdamin.com.ph. Yun ang aking official website. May website ka pa pala? Teka muna, sandali. Hindi pwedeng dito matapos to eh. Lahat sila nahulaan mo. Ako hindi. Hindi ko nalaman kung sino yung pangasawa ko. Yung mamamba ko. Okay. Sige, amin yung palad mo. Wow! Ang ganda-ganda ng future mo! Oh my gosh! Ay! I want your cellphone, Papa Buddy. Uy, cellphone lang pala eh. Bibigyan kita ng N95. What? Talaga? Teka, paano ko? Kano ka ba love mo ako? I love kita. Kaya bibigyan kita N73. Teka lang. Paano naman ako? Bago ka pala, bigyan lang kita ng pan-load, ha? Yun lang muna. Load ka lang muna, ha? Yeah. Tsaka na yung cellphone, ha? Ikaw naman eh. Salvador! Sino yun? Sino yun? Walang iya ka talaga! Nandito ka, kampanting-kampanting ka! Nababae ka na naman! Habang ako nasa bahay, naglalaba, nagluluto, inalagaan ko yung mga anak natin, ikaw nandito! Ano ba talaga gusto mo, ha? Sadali! Patay na yung asawa ko eh! Multo to eh! Multo yan! Ano? Ikaw mapapangasawa ko? Yes! Hindi na! Papakamatay na lang ako! Kaysa mapangasawa kita! Ganon! Ganon! Well, fine! Huwag na huwag mo akong liligawan, ha? Sino mo nagsabi sa'yo niligawan kita? Ay! Sayang! Nakita ko pa naman sa future ko na nanalo ako sa lotto! Dahil nahulaan ko yung winning combination! I'm so rich! Very, very rich! Magiging ay, madama, huwag mo ako kakalimutan na. Yes, magiging donya ako. Oo naman, oh. Alam mo yes? Namang, nung una kitang nakita eh. Napipisat ako! Nagkagusta na ako sa'yo. Na love at first sight ako sa'yo. Alam mo, mahal na mahal kita eh. Talaga, ha? Kanina lang, diring-diring ka ang madum. Eh, yun ang tinatawag na, the more you hate, the more you love. No, basta, ganito. Eto, guys. Guys, usapan matino, ah. Ito. Kahit anong mangyari, magkahiwa-hiwalay man yung landas natin, dapat, solid pa rin tayo.
kung may mawala man. Siguradong may ibabalik din. At walang iwanan. Oo, walang iwanan. Dito ko na nakita ang pamilya at ang pag-ibig ko. Dito na buo ang buhay ko. At hindi ko ipagpapalito sa kahit anumang yaman. Oo nga. Sana nandito si Mama na para kumpleto tayo dito. Ang mabuti pa, mag-group hug na lang tayo. Ano ba?